Magandang buhay mga ka-herbs. So nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong YouTube video. So syempre nandito tayo ngayon sa Taro's Bike Shop. Ayan, so iba bike check natin at iba bike check natin ang napakaganda at bagong-bagong gravel bike nila dito. Ayan oh. So ayan ay ang Pinewood Lancer 1.0. Ayan, so palagay ko sa future magkakaroon ng Lancer 2.0. So abangan natin 'yon, pero sa ngayon eto muna ang ating iba bike check, ang Pinewood Lancer 1.0. Pero bago yon mga Repa Pips, mga Herbs, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, unboxing. Ayan. So ano pang hinihintay natin mga Herbs? Excited na ako i-bike check itong Pinewood Lancer 1.0. So mga ka-herb, ayan, sisimulan natin ang bike check. Siyempre nitong napakaganda at siyempre kauna-unahan kong bike na iba bike check na ang frame ito. Yan o. Kaya ako sinabing kauna-una mga Repa Pips, mga herbs. So ngayon lang ako nakakita ng ganyang itsura na seat stay. Yan o. So iba bike check natin mga ka-herbs ang Pinewood Lancer. So siyempre unahin natin sa kanyang timbang. Ayan, tumitimbang nga pala ito mga ka-herb ng 12.22 kilograms. Ayan, so nasa kalagitnaan siya ng bigat ng isang road bike at ng isang mountain bike, kaya ayan ay tinawag na gravel bike. Nag-iimbento tayo eh, no? Ayan, so sisimulan natin sa kanyang pintura. Sa so, pintura niya parang mapalagay ko matte green yata ito mga ka-herb. Nako, colorblind tayo. Ayan o. Uy, may Dubai ice cream. Nagugutom tayo. Smooth welding mga ka-herb. Ayan o. Smooth welding dito sa head tube. Smooth welding dito sa seat stay. And tingnan natin dito mga ka-herb. Ayun, maraming uod ng pagkaka-welding. Ito nga pala ay gawa sa T6-6061 aluminum alloy triple batted tube. So, tatlong puwet ang pwedeng umupo dyan. Ayan o, biglang ganun, ano? At syempre, ayan, internal cabling siya. Isa rito, at dalawa ron. Ayun, so tatlo ang ating internal cabling sa down tube pumasok. Tingnan natin kung saan lumabas. Ayun, dito lumabas, dalawa, tatlo. Ayan, Tito, Big, and Joey. Ayan o, mga ka-herb. At first time kong nakakita nito mga ka-herb. Hindi ko alam para saan to. Merong tornilyuan ng battle cage sa ilalim ng down tube battle cage, ano? Paki-comment na mga ka-herb kung para saan to. Hindi ko talaga alam. Ngayon lang ako nakakita nito kaya first time talaga. Siyempre, meron yung dalawang lalagyanan dito. Battle cage dito, sigurado 'yon, inuminan. Dito pwede ka maglagay ng ano, tool siguro. Ayan, so nasa sa iyo na 'yon. Ayan, again mga ka-herb, ito, pa-comment naman ako kung para saan to, ha. Siyempre, water decals na Pinewood dito. Ayan, medyo parang pabilog to. Tapos medyo flat dito. Ayan, ganda na ito. At syempre, Lancer 1.0 water decals pa rin yan. At Pinewood. Pinewood dito sa may bandang taas. Kita mo naman mga kerpo, ang daming tornilyohan ng battle cage dito. Meron din dito sa top tube. Oh. Mm. Siguro pang ano na to. Pang bike packing. Ayan o. Oh. Kasi dami. Pati dito sa fork niya mga kerp, aluminum alloy din ang ating fork. Ayan, meron dito tatlo. So palagi ko napakarami mong pwedeng ilagay na ano rito, na bag. Yan, di ba? Nasa sa'yo na yun. Yung ating head tube, 150 mm ang haba. Tingnan natin kung straight o tapered. Aha, tapered tayo mga ka-herb. Na may logo ng Pinewood water decals din yan. At syempre, titingnan natin kung ang steerer tube ng tinidor ay tapered o hindi. Palagay ko mga herbs, tapered ang ating steerer tube. Eto. Yan, kasi wala akong nakikitang adapter. O, di ba? Ang dami. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Tapos meron pa sa kabila mga herbs. So, ang dami nito. At dito tayo ngayon sa kanyang seat stay. Tingnan nyo mga herb po. Kakaiba yung itsura niya. Medyo bumaba dito. Yung iba usually nandito, di ba? Papaba nun. Eto, nakarekta kay top tube. Nakadikit kay top tube. Yan ang ganda. Kakaiba talaga. Tapos may bridge. So, lalagyanan siguro to ng tapalodo. Since gravel bike ito, mga ka-herb. So, pang bike packing. Ayan. Maglalagay ka rito ng tapalodo. Or, pwede ka maglagay dito siguro ng ano, rack sa likod. Yung bike rack. Siyempre, triple batted aluminum technology nakalagay dito sa ating seat stay. At, napapalitan ng dropout. Quick release ang ating frame. At, ito, medyo may curve. At sexy ang ating chainstay, mga ka-herb po.
Ang sexy talaga niya. Isa, dalawa. So, dalawang kembot ang ating chainstay. Na meron nakalagay dito, Gravel RX. Yung RX, mga ka-erp, di ko alam yan. Yung Gravel, ayan, kahit paano, naiintindihan na natin yan. Water decast, dito dumaan yung kable ng RD. At ito yung kable ng ating brake sa likod. Ang ganda nito, mga ka-erp, panalo. Tapos, wala siyang bridge dito sa ating ano, ka-erp. Walang bridge sa chainstay. Merong stopper para sa FD. So, meron niyang FD. Ayan. Again, nandito tayo. Yung ano nga pala niya, mga ka-erp. Aluminum alloy ito, mga ka-erp. Ayan. Pinewood pa rin. Water decals. Medyo ang lapad nito, mga ka-erp. At malapad din nito. Nalalaparan ako nito. Hindi kagaya ng iba na ating nakikita na medyo makitid lang. Ayan. At tingnan natin yung ating hubs. Novatec. Novatec nga, mga ka-erps. Novatec seal bearing, aluminum yan. Quick release, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tama ba? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 28 holes. Baka lang ating spokes. Double wall aluminum alloy na rims na may tatak or may sticker na pine wood. Siguro mga nasa 20 mm ito, mga curves. Ayan, at gum wall. Gum wall ba ito, mga curves? Gum wall ang ating gulong na Innova. Ayan, tinapya siya sa gulong ng Innova. Innova Pro 700x40C Stampede. Ayan, ano. Ang ganda nito. Tapos yung mga ano niya, knobs. Ayan, may natutunan na naman tayo, mga herbs. Yung knobs niya maliliit lang. Ano, liliit talaga, promise. Parang mga tigyawat lang. Joke lang yun. At syempre, sa kabila, ganun pa rin. Novatec na hubs, alloy, sealed bearing yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 28 holes. Baka lang ating spoke. Aluminum alloy na rims na may sticker na pine wood. Ayan, alam ko sa Tagalog ng pine wood, parang ano, ipalo China. Ayan, biglang gano'n, no? Innova Pro na gulong, 700x40C Stampede. Ayan, ang ganda, oh. Mga ka-erp, oh. Oh, ayan, oh. At dito tayo ngayon sa kanyang cogs. Yung cogs niya, Sunshine SA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed. 11, 240. Ayun, tama. 11 to 40 teeth ang ating cogs na Sunshine Edze. At ang ating RD, Shimano Altus na short cage. Kung hindi ako nagkakamali, mga curve. Ang leto. Tapos ang leto din dito. You know. At plastic ang pulley. Yung guide pulley niya, saka yung ating tension pulley. Ayan, ang magandang klase na rin niya, mga curve. Shimano yan eh, oh. Oh, di ba? At ang ating kapuleg, Jaguar Lex. Ang kadena natin, YBN na 9 speed. Ayan, may letter D sa gitna. Crankset natin, mga ka-erp. Pro Wheel RPL na 2x removable chain ring, aluminum alloy, 170 mm. Baka lang ating chain ring, 3450. Ayan, ang ganda, oh. Siyempre, Halotech, yan. Ang ganda ng ano niya, BB niya, mga ka-erps. Buti pa yung bike, may BB. Yung nanonood, hindi ko alam. Ang ganda ng BB niya. Oh, di ba? Kulay silver. Ganda, promise. Akala ko nga Shimano noona kong tingin, eh, no? At ang FD natin, nakalimutan ko na tawag dito, mga ka-erps. Naglo-loading tayo. Yan, basta yung natutunilyo, yung ating FD, pero ito downpull yan. Natutunan natin yan eh. Downpull yan. Shimano. Ayan, mga ka-erp. Altus R2000 itong FD. Tapos Altus M2000. M2000 Altus. Ito R2000. So hindi ko alam ano pinagkaiba nung M sa R. So siguro yung M mountain bike, yung R road bike. Ayan o. O, diba? So nakalimutan natin. 47 nga pala ang ating centimeter ang ating C-tube. Pahabol lang, mga ka-erp. Yan, 47 centimeter ang ating C-tube. Tapos yung top tube natin, mga ka-erp, 50 centimeter. Yan, muntik na nating makalimutan. Medyo tumatanda na tayo. Nagkakalimutin na tayo. Eh. At ang ating seat post, 27.2. 350 mm ang haba. Made of alloy yan na may tatak na pine wood. Etong seat clamp natin, mga ka-erp, alloy yan. Ito yung seat clamp ng mga susungit. Joke lang. Naano kasi yan eh. Hindi mo yan mababaklas kasi. Hindi yan naka-quick release. So, kailangan mo ng tools bago
mabakla siya. Tapos meron siyang kasama, oh. Ito yung pangalawang bike na na-bike check ko na meron siyang kasamang cover dito, mga ka-erp. So, pang ano to eh, para hindi malagyan ng alikabok. Ayan, sa mga OC na kagaya ko, ayan, kagaya ko, ano, na ayaw magasgasan yung seat post, ito, tamang-tama yan. Ayan, oh. At syempre, double bolt yan. Dalawa yung tornilyo, medyo may konting setback, konti lang naman mga ka-erp. At ang ating pedal ay Femin na aluminum alloy. Ayan, ball bearing type yan mga ka-erp. Madali lang mag-maintenance yan. May video tayo niyan, panoorin nyo. Ayan, malapad na rin yan. At ang upuan natin ay pine wood. Parang pamaypay mga ka-erp, oh. Haba. Ang haba nito, tapos makitid lang. Ayan, walang hiwa rito, so may hirapang kang umutot dito. Mababaw lang yung ano, kanalo. Lagay ko pag nakutod ka rito, taas mo na lang put mo. Ayan. Medyo matigas yung ating foam. Matigas talaga mga ka-erp. Ayan. So pag nagawin ko mga maninibago ka dyan pag yan sinakyan mo. At dito tayo ngayon sa drop bar. Ang drop bar niya mga ka-erp, pine wood, made of aluminum pa rin yan. 400 millimeter ang haba. So mahaba talaga. Tapos yung bar tape niya mga ka-erp, merong ano, may tatak. EER. Muting na maging ERP pa. Yan, yung bar tape niya. EER. Ganda, oh. At ang stem natin, pine wood pa rin. 90 millimeter yan na negative. Ang ating head cap ay Neko. Ang ating dash cover, Neko. So, palagay ko ang ating headset ay made by Neko. At ang ating spacer, dalawang 10 millimeter. Ayan. Tapos, mayroong isang maliit. Ang liit nito, oh. So, itong banda ibabaw. So, may choices ka kung nasa ilalagay mo sa taas yung spacer. At ang ating lever ay double tap. Siyempre, gawa ng Sensa Ignite. Double tap yan. 1, 2. Dito ko lang natutunan yung mga ka-erp. Eh. Ano? Dati hindi natin alam yan. Siyempre, internal yan mga ka-erp. Ang ganda, oh. Ayan, tapos, medyo maiksi lang ito. Napansin ko kagad yung mga ka-erp. Ang iksi nito, compared dun sa drop bar ng mga road bike, medyo mahaba. Ayan, ganun ba talaga kapag gravel bike? Ayan, ang gandang kinis dito. Tingnan nyo mga ka-erp, ang linis tingnan ng pagkaka-cable management. Hindi siya busalsal or hindi siya, sabi nga nila eh, kung saan-saan nakalagay. You know? At dito tayo ngayon, sa kanyang caliper. Ayan, yung caliper niya mga ka-erp, Pro. Ayan, Pro ang tatak. 160 mm ang haba. Check natin, ang ganda na itsura niya mga ka-erp, oh, no? May music pa tayo. At flat mount ang ating caliper na gawa ng Pro na may adapter para sa post mount. Mga ka-erp, ito ay hydraulic caliper na mechanical ang kable. So ito yung pinaka hydraulic niya mga ka-erp. Ayan. So ina-activate siya ng kable. So ito yung pinaka hydraulic caliper. Ayan. Punta tayo sa kabila. Siyempre, ganun pa rin. Pro na caliper, na hydraulic caliper na gawa yan ng Pro. Yung Pro yata yung tatak nitong ating caliper. Ayan. Naka ano rito, flat mount. Nakarekta kagad na flat mount dito sa likod. 160 mm na rotor. Siyempre, ang tatak pa rin ay Pro. Ayan. At siyempre, ito yung kabila ng ating crankset na Pro Wheel RPL. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-erp, ang ganda ng BB nyo para siyang Shimano. Ayan, so palagay ko mga ka-erp, wala na ako nakalimutan dito. So sulya pa nuli natin, ang ganda nito mga ka-erp, panalo. Oh. So yan na mga ka-erp ang ating bike check video. Siyempre nang napakaganda at kauna-unahang gravel bike na nakita ko mga ka-erp, napakaraming tornilyuhan na ang water bottle cage. Hindi ko alam kung para sa water bottle cage ba yun o kung saan. Eh, no? Ayan, pa-comment naman mga ka-erp kung para sa inyo. Nasa 5 yata yun nabilang ko mga ka-erp. Ayan. So nagkakalaga nga pala ang Pinewood Lancer 1.0 dito yan sa Taurus Bike Shop ng 18,900 pesos. Ayan, ilalagay ko sa description ng kanilang contact number, Google Map at Facebook link para sa mga gustong mag-avail ng ating Pinewood Lancer 1.0. At marami pa sila ritong mountain bike. Ayan, mga nakasabit mga ka-erp. Oh, di ba? Oh, bisita lang kayo sa kanilang Facebook page. Oh, hanggang dito na lang mga ka-erp. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to click the subscribe button. Road to 9,000 tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video. Paalam, bye-bye.